Hello, good morning. Welcome to King Creepings. My name is King and here's my partner. And our topic for today is Star Wars. So, ang mag-host daw ngayon is yung tropa kong si Abimelech. So, you have the floor. So, hi. Ako si Abimelech. Ako yung host ngayon. Topic nga natin, Star Wars. Which, based doon sa comment nung barkada kong si Rots, sabi niya, stereotype na daw yun ng mga kaedad natin, 30 and up. But I'm just 29. Ulul. Stereotype na daw yun. If within 30 years old ka na, fan ka daw ng Star Wars. Which, stereotype na ina-accept ko naman. Hindi naman masama para sa akin. So, anong masasabi mo sa edad naman ng fan ng Star Trek kung 30 plus ang fan ng Star Wars? Mas matanda yun. Wow! Shots fired ka, ha? Hindi! Ingat-ingat ka pa, guwe. Hindi, tignan mo. Hindi, ganito na lang. Sa household na lang namin, ang fan ng Star Trek, tatay ko. Oh. Siyempre, ang pinanood ng Star Trek, William Shatner. Oh. Si Captain Kirk. Oh. Fan ako ng Star Wars kasi yun yung mas malapit, mas naiintindihan ko. So, di ba? So, ang tanong ko sa'yo is, paano naman yung mga younger generation na fan ng Star Trek? Ewan ko. It's either mas matanda sila sa atin o mas bata sila sa atin dahil sa pelikula ni J.J. Abrams. Pero balita ko mas maganda daw ang pagkakagawa ni J.J. Abrams sa Star Trek kaysa sa pagkakagawa niya sa Star Wars. Ata daw. Hindi ko pa alam. Hindi ko pa napanood ng Star Trek kasi yung gawa ni J.J. Abrams. So bias ka kumbaga bias si J.J. Abrams kung paano ginandahan niya sa Star Trek, ganun ba? Hindi ko alam. Mas fan ba siya ng Star Trek kaysa sa Star Wars? Hindi ko alam sa kanya. Sa bagay, kasi mas marami siyang magagawang signature style niya sa Star Trek. Sa Star Trek? Bakit naman? Ano ba yung signature style ni... Alam mo yung light Abrams? Flare? Oh, maraming nga ganun. Napanood ko na kasi, maraming nga ganun. Yun yung signature niya. Kada director naman, may mga signature yan Si Hayao Miyazaki, pagka maganda yung flying animation. Tsaka hindi siya nawawala ng lumilipad, si Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki. Ano nga ba mga films ni Hayao Miyazaki? Spirited Away, Nausicaa, Kiki's Delivery Service. Meron bang lumilipad dun sa ano? Sa Ponyo? Wala, pero signature niya yung maganda yung langit, maganda yung ano. Tapos, isa pang signature niya yung mga lumilipad na flying animation. Si Michael Bay. Oh. Alam mo na signature doon. Ano bang signature ni Michael Bay? Yung massive explosion. Mga sumasabog. Oo. Mga massive explosion kay Michael Bay 'yon. Yeah, kay J.J. Abrams naman, light flare. Total nandiyan rin tayo sa mga director. Ano bang signature ni Eric Mati? Eric Mati? Teka. Alam ko na. Kaso NSFW ba si Eric Mati? Kasi ang last na balita ko sa ang pinaka-latest na balitaan ko ng director ay yun ng tweet niya na tinitira niya yung di ko alam kung tinitira niya ba talaga dun sa post niya is yung kultura ng Pilipino o yung Netflix in general o ewan ko ba? Bakit ano sabi niya? Hindi ko makuha yung eksakto post pero i-GMT natin. Dito na rin lang naman tayo Double. The daily top 10 most viewed on Netflix shows us how our movies and TVs are doomed in the future. K-drama galore. Faux Cinderella stories with bellified actors whiter than white. And it's all about love in the midst of this pandemic. Well, my point. Pero hindi ko sinasabing tama lahat. Ang magiging solution lang dyan,
Una, gandahan ng writing staff yung sinusulat nila. Tama. Pangalawa, ganda nila yung directing, yung acting ng mga artista. Hindi yung simple yung binibigay nilang direction sa artista. Oo, iyak sa ganito, iyak sa ganyan. Siyempre, ang gagawin ng artista, iyak lang yun. Pag sinabi mo yung, kumbaga, ito yung backstory ng karakter mo, ganito yung nararamdaman niya. So, magkakaroon ng, sinasabi natin, ano, magkakaroon siya ng hook dun sa karakter niya mismo. Mas mapuportray niya, mas maganda. Kasi ang ginagawa ng mga director natin ngayon, hindi naman sa tamad sila, pero dahil oversimplified lahat dito sa Pilipinas. So, dito sa eksena, iyak ka. Iiyak. Minsan walang hook kung bakit umiiyak. So, in short, kaya namamayagpag ang Netflix Korean drama is dahil na rin sa inadequacy ni Rick Mati. Actually, nating lahat as Pilipino. Bakit nating lahat? Well, umukay tayo sa mga ano eh, mediocre drama, mediocre scenes, mediocre acting eh. Kumbaga, kumain tayo ng basura. Medyo mag-o-object ako dyan. Kasi hindi ko naman masasabing kumakain tayo ng basura kasi nga hindi na nga natin siya tinatangkilik. Diba? Kaya nga it shows in Netflix na Korean drama ang namamayagpag. Oo, kasi nga. Pero ang tagal natin kumain ng basura bago natin na-realize yun. Oo. So, tsaka basura pa rin yung sineserve nila ngayon hanggang sa ngayon. So, wait lang. Hindi ko naman masasabing basura yung latest na mga lumabas. Na lalo na yung kay Paolo Contis. Maganda naman. Through Day and Night ata yun. Tsaka yung ano, ang Pangarap Kong Hold Up. Magaganda yun. Hindi ka nalang makakita ng medyo okay-okay na. In fairness naman. Pero yung naman, mainstream? Credit to Philippine cinema. Maganda naman yung palabas nila yon. Pero mainstream bakit? Yun ang sineserve na sa atin eh. Oo. Pero yung latest na movie review ko, matatawag ko bang mainstream yun o hindi? Pero mainstream yung mga gumanap. Ano yung production na gumawa? Viva ata. Mainstream. Eh. So, yun na nga. So, nakita naman ng tao na saglit lang siyang namayagpag sa Netflix na wala din kagad. Oo. Sa pangit nung ano. Ano lang kasi yun eh. Star power na lang talagang nagdadala sa pelikula ng Pilipino. Wala na yun. Acting chops. Meron pa rin mga acting may mga, chops. May mga artist ang may malalaking acting chops. Pero as masses, star power ang kinakagat natin eh. Kung ikaw ang tatanungin, kung ikaw ang magde-direct ng isang action film, sinong kukunin mo action star? Sino bang mga okay na action star? Mahirap eh. Kung sa Amerika ako, ngayon, di, Pilipino ka. Kunyari, Philippine film yung gagawin. Budget mo pang Philippine film din. Mahirap eh. Kasi, either kainin ko yung creative pride ko. At kumuha ako ng mainstream na artista. Na sino? Sino ba? Hindi ko alam eh. Siguro. Hindi ko alam eh. Hindi na ako nanonood kasi ng mga TV ngayon. Sino ba? Sino ba may suggest? So wala kang mapili ni isa? Wala eh. Kahit sa star power, wala? Ibig mong sabihin? Star power? Hindi. Gusto mong sabihin sa si... Sino? Si Boy Provenciano. Sino ba si Boy Provenciano? Si Coco Martin? Oo. Wala naman ako ini-imply. Tinatanong ko sa'yo is, sino ang kukunin mo pag ikaw naging director sa isang action film? Lalaki. Hindi ko kukunin yung si Coco Martin unang una. So, sino nga? Hindi ko alam. Hindi ko rin kukunin si Coco Martin. Doon pa lang sa ano eh. Sabihin mo nga yung ano? She sells seashells by the seashore? Yari na. Hindi ko alam. Wala so, eh. Sino? Wala. Wala? Wala. As in, wala talagang mapili? Wala akong pili. Takong tipaklong. Talaga? Oo. Sa'yo? Sa leading lady? Leading lady? Oh, heroine. Kung ngayong leading lady. Heroine. Female man? Protagonist. Hmm.
Hindi na ako nanonood ng TV, brad, eh. Anak ng tipak lang naman. Wala na akong balita. Hindi ako nanonood ng TV. Kung ako, eh, gagawa ng action, kukunin ko pa rin naman si ano, kung may pera ako, si Robin. Okay. Kung wala akong pera, yung di ko alam kung tama yung bangit ko, Roku na sino? Tama ba, i-search ko nga kung nagtatama. Oo, Roku na sino. Ah, pwede. Pero Di dahil sa ano, ah, believe ako sa current ano niya, skills and acting props, prowess. Pero I believe na may ano siya, eh, may future siya, kasi unang-una meron talaga siyang background sa martial arts. Yun nga, pangalawa, decidido siyang matuto. Tsaka pangatlo, feeling ko lang talaga kulang lang siya ng break. Alam mo naman ng GMA, kung sino lang ang pinapasikat nila, yun ang binibigyan nila sa damakmak na projects. So, story naman, gano'n. Hindi, actually sa to mas diverse pa sila, eh. Baga, sa isang taon, iba't iba ang nagkakaroon ng mga projects naman, in fairness naman to ABCBN. Mas magaling silang mag-alaga ng talent. Yun lang ang problema nila talaga yung fake. Kaya nga kung ako tatanungin, ABCBN, balik kayo, pero walang news. Ano lang? Drama lang. Drama lang, entertain lang. Show, ano yung game shows yan, game ganyan show. Lang. Documentaries. Hindi, news pa rin yun. Hindi pala, anong tawag nun? Ibang reality ano, show. Reality show. Drama, mga maalala mo kaya. Yan, dyan kayo magaling. Galing yung magpaikot ng mga puso ng mga ano Pilipino hanggang sa nabuking kayo. Ayan. Wait lang. Tama, so, baka masugod tayo baka dito. Maraming magalit. Hinahinay, baka masugod tayo dito. Tapos ano naman, sa babae, may gusto akong kunin pero hindi pa siya artista. Sino? Taekwondo champion. Sino? Si, nakalimutan kong pangalan. Japoy? Na, babae na nga eh. Huwag na si Japoy. Tsaka nag-artista si Japoy, hindi sumikat. Hindi nga sumikat. Buti nga sa kanya. May galit eh. No? Ba't galit na galit ka? Nagulpi ako nun dati. Ano nga ba pa? Ginawa ka sa Bingson Japoy. Hindi naman. Angat na siya. Nung, kumbaga, kilala na siya nung... Pinunch down ka. Nung, kumbaga, hindi niya lang ako pinartidahan. Walang hiya siya. Ano nga ba pangalan? Hindi ko alam eh. Wait lang ha. Taekwondo. Pauline Lopez. Okay. Maliban sa champion talaga siya, as in talagang may pagmamalaki. Pamilya niya talagang ano, nagta-taekwondo talaga. Maganda pa. Yun yung tipong pagka mag-i-sparring kayo, magpapasipa ka talaga sa mukha. Yung tipong ano, step on me please. Baka ano, baka sumasali ka na kay Master Mags, ha? Si Master Mags. Ay, hindi. Wala tayo sa ano, sa capabilities ni Master Mags. Sumasali ka na sa sinasalihang kulto, ha? Oy, may nag-comment nga pala yung idol ko sa pag-i-stream. Si Job Gaming TV. Sabi niya, buti pa sila fan ng Star Wars. Anong ibig kong sabihin? Matanda na kami. Ano bang fandom mo, Job Gaming TV? Anyway, speaking of Star Wars, nawala tayo, nalayo tayo. Off-tangent na naman tayo. Ito problema natin eh. Ano bang latest news sa Star Wars ngayon? Ayan, good news. Tuloy yung Mandalorian, season 2. Ba't matitigil ba sana? Kasi may balibalitang nag-quit daw si Pedro Pascual, eh, yung lead actor dun sa Mandalorian. Alam mo ba bakit siya, ano? Bakit siya nag-quit? Yung may ang drama daw doon, yung dahil gusto niya nga magtanggal na maskara. Which is, sa Mandalorian lore, hindi naman talaga ginagawa. Alam mo bakit? Bakit? Ayaw niya nga kasing nagsusuot ng helmet.
Gusto niya na ganun siya sa mukha. Hindi, pero ano, tuloy daw siya. Iyon na nga eh. Pero ayaw niya. Gusto niya talaga, pag makikipaglaban siya, lalo na sa mas malaki sa kanya, gusto ayaw niya na. gamit niya. Ayaw niya rin. Ayaw niya gusto niya ginaganon sa mukha. Gusto niya yun eh. Hindi, dahil nga doon, naisip siya, suot na lang ako na helmet. Sabi niya pa eh. Confess! Alam mo pa, you murder her! Alam mo ba may pinagayahan yun? Ang pinagayahan? Yung... David din Goliath? Ano ba pinagayahan? Hindi, yung ano, yung gusto niyang paaminin si Mountain. Napanood mo ba yung The Princess Bride? Ah, oo. I mean yung Gumantoya, Prepare to Die. Yeah, parang yun yung ano nun. Medyo parang ganun nga yung ano. No? Kaso, ang pinagkaiba is, di sila patas eh. Oo. Dun sa Princess Bride, patas silang nagpe-fencing eh. Tapos payabangan pa sila. Kaliwete din ako. Iba yun. Yun yung pinakakalaban niya na. Yung sa bandang dulo na. Yung pinapaamin niya na yung kalaban niya. Yun yung medyo pinagayahan nung Viperverse Mountain na yung pinagkukontest niya. Tangent na lang tayo. Speaking of Pedro Pascual. Na, tuloy. Tapos, hanggang sa susunod na season daw, siya pa rin daw yung magiging artista. Buti naman, buti naman. Yun na nga lang yung magandang nangyayari sa fandom ng Star Wars. Grabe ka naman sa yun lang. Ano bang balita, maliban dun sa ano? Sa Mandalorian. Tapos na kasi yung Star Wars Clone Wars, na animation. Hindi na kasi masyadong nakaka-follow. Ano bang ending dun sa ano? Sa Mandalorian? Feeling ko ha, yung vibe niya, parang ano, parang napanood ko na siya somewhere in a Japanese film. Yung ano, may hawak ng baby yung ano. Lone Wolf and Cub. Oh, Lone Wolf and Cub. Parang dun binasi yung vibe. Parang dun binasi yung ano. Actually, halos lahat naman ng Star Wars, binabase siya sa ano eh, sa Japanese era eh. Japanese period film, Jidai Geki. Yung Jedi nga dun kinuha eh. Ang aling ano? Yung salitang Jedi. Jidai Geki, period film. Actually, may shoutout nga si George Lucas kay Akira Kurosawa noon. Alam mo yung nagbi-meeting sila Darth Vader doon sa ano, yung hinahanap nila yung rebel base. Oh. 'Di ba ang sabi nung ano, ang sabi nung isang general, there it's like their hidden fort tapos sinakay siya ni Darth Vader. Hidden Fortress, pelikula ni Akira Kurosawa. So, basically, yung Star Wars ay Space Samurai Wizard Priest. But priest? Di ba, lahat naman ng Jedi celibate, maliban kay Anakin. Monk? Yung, monk. Monk, priest. Pares ba yun? Parang hindi naman. Hindi, gano'n na rin yun. Religious. Tsaka hindi rin ako, anong pares celibate? Wag kami! Marami kong alam! Wala ko, wala. Konti. Pero, anong konti? Ikaw seminarista dyan eh, konti. Hindi na wala ko ano eh. Ha? Hindi ka ba nagdaan kay ano, Father I? Hindi. Hindi ko dumaan doon, brad. Hindi ka ba nagdaan doon? Kasi may mga kilala tayong nagdaan doon eh. Ako hindi eh. Sumalangit naman inyong mga ano, gininto ang eh. Hindi ako dumaan doon eh, magaling ako eh. Magaling ka ba? Baka naman hindi ikaw yung kapugian in the bunch ka, hindi ikaw ano. Siguro. Pero, kailan ba yun? Siguro hindi na ako sa Kristan. Wala na ako sa Kristan. Nagkasabay ba kayo ni, ano, ni Master Mags? Ay, hindi. Nauna ako. Nauna ka. Baka hindi mo nga na. Hindi ko inamot. Magaling ako. Si ano, si Master Greg. Nagkasabay ba kayo ni Master Greg? Hindi ko maalala. Pero makakasabay ko kasi ano eh. Sila Abet Montehermoso. Abet Montehermoso? Oh, yung ano? Sino pa? Wala na, natatandaan. Sa Abet na lang makilala ko dun eh. Oh, yan ha. Mga parents. Ang resulta ng pagsasakristan, Abimili Cortado, Abet Montehermoso, wag na wag nyo ipapasok sa sakristan yung mga anak ninyo.
mag YFC na lang kayo. biglang nag-plug na sariling org. Wow. Biglang nagbuhat na sariling org. Wow, nagbuhat na sariling bangko. Wala. Hindi, wag din. Wag din, kasi Abel Evidencia, Greg Acuna. Hindi, maganda. Ayos naman si Greg. Okay naman si Greg. Yung fairness naman kay Greg. Pero kung akong tatanungin, ang pinakamagandang org na napuntahan ko, Navigators, ang pangalan. Na, namumundo kayo? Trekking, hiking? Hindi naman, parang ano din eh. Para din siyang ano. Actually, para rin siyang Youth for Christ. Mm. Pero iba yung approach nila. Mas subtle but effective. Ah, okay. Okay, balik tayo. Lagi tayong tumitipa sa usapan natin. Tangent tayo eh. So, ano? Ano bang pwede pa natin pag-usapan? Eh? Yung sa ano? Ano bang ending nung Star Wars na animated? Hindi ko pa siya napanood kasi. Pero alam ko, natapos siya. Yun lang yung alam ko. Ang alam ko lang, parang napanood ko yung part nung natapos yung Clone Wars ata yun. Yung Clone Wars. Yung naglaban ulit si Obi-Wan at saka si ano? Si Maul. Si Ray Park. Si ano? Darth Maul. Hindi mo na mahiwala yun. Naglaban ulit sila tapos sabi ni Obi-Wan, ah, makakirur yun no, Hirameki! One hit eh! Binato jutsu niya eh! Iha jutsu. Isang ano lang eh. Tapos, yun na, doon na nagtapos. Hindi ko pa napanood eh, bala kong panoorin eh. Kaso nasa Disney Plus eh. Lahat naman nasa ano ah? U-Torrent? Oo, kaso ako. Ewan ko, titignan ko pa. So, ito na lang, magandang tanong. Anong nag-influence sa'yo para maging fan ng Star Wars? Hindi ko magets kung saan nagsimula yung talagang naging fan ako. Pero thank you for patiently waiting. Asan nga ba tayo? Ano yung naging rason mo bakit naging fan ng Star Wars? Ayun nga, feeling ko naman hindi talaga ako naging fan ng Star Wars before. Na-introduce sa akin mga first year na ata o second year. So, panahon na ng ano? Panahon na ng prequel trilogy? Wala pa. Wala pa? Hindi pa lumalabas yung prequel trilogy. Pero, nung prequel trilogy, medyo fan na ako siya. Fan na ako ng Star Wars. Pero hindi pa rin ganun. Nagsimula talaga na naging invested ako sa Star Wars nung nakita ko na meron palang mabibili na lightsaber. Fan ako ng swords. So, kumbaga, by definition, lightsaber will be the greatest sword na pwedeng magamit. Any fantasy sword, isa siya sa mga top tier na fantasy sword kung tutusin. Nalaman lamang kung pwede palang mag-own ng lightsaber. So, ayun. Doon ako nahilig ng Star Wars dahil sa lightsaber. Baka may gusto kong shoutout dahil sa mga lightsaber mo. Shoutout nga pala sa buong Temple ng Corellia. Sa buong PLG. Tagal ko na kayong hindi nakikita. yung supplier ng lightsaber mo. Sino ba pangalan ng supplier? Si Boss Russell Yao. Kamusta na po kayo? Balita ko. May YouTube yan ah. Meron ba? May YouTube ba si Russell Yao? Pa tamsak naman sa YouTube. Joke lang. Pagka minsan naman mag-guest ka sa amin or guest mo kami. Kung okay lang sa'yo. Kapag nakaipon kami, plano ko pa naman bumili ng isa pa. Ako rin. Bala kong bumili ng isa. Plano ko pang... Speaking of ano, parang andito ata yung lightsaber ko. Wait lang. Recharge ba yan? Malalaman. Meron. Pink? Pula? Pink!
Ah. Ito yung binili namin kay Sir Russell Yao. Ang brand niya ay Saber Trio. Pink ang kulay niya, guys. Ayan. So, ang kagandahan nito is talagang malilive out mo yung Star Wars fantasy mo dahil dito sa blade na to. Ayun. So, mula noon naging fan ako ng Star Wars dahil dun sa blade. At mas naging fan pa ako kasi hindi pa ako nakakabili ng blade nung nalaman ko meron palang mga group tulad nga nung PLG na nagki-cater ng parang gathering ng mga enthusiast ng Star Wars. Mm. So, tinry kong pumunta, kasama ko pa yung misis ko na pumunta tignan kung ano ba talagang ginagawa nila. Tapos, nagustuhan ko yung camaraderie, yung passion nila para dun sa franchise ng Star Wars. Isa rin yun sa dahilan, kaya talagang pinag-ipunan ko. Kasi may kamahalan siya, pero shout out. PM nyo na lang si Russell kung tungkol dun sa mga presyo. Ilalagay ko lang sa description below pagkatapos nung video nito. So yun ang yung talagang pinaka nagustuhan ko sa kanya is yung lightsaber. No, okay. Sa amin naman, sa akin kasi ano eh, firstly, yung tatay ko, isang Trek yung tatay ko. So tatay ko Star Trek. So dahil medyo luma na yung Star Trek eh para sa akin eh. So, nung nag-uwi yung tatay ko ng VHS nung Last Hope. Last Hope? Ah, yung New Hope pala. New Hope. Yun, nanood kami. Hanggang naluma yung tape, naputol yung pinaka-magnetic strip niya. Kasi, unang-una kasi ano eh. Nung napanood ko yung Star Trek, wala silang yung badass na villain. Si Khan lang, konti lang naman. Nung nakita ko yung aesthetic ni Darth Vader, parang okay yun ah, parang okay ito ah. Parang so, masaya. Ibig mo sabihin mula pa noon, talagang you're drawn into the villains. Kasi ano eh, sabi natin, hero kasi, set in stone na minsan yung, ano eh, yung story arc nila. Yung mga villain kasi pwede mo siyang lagyan ng complexity. May mga complex na heroes meron, na ngayon. Pero nung panahon na yun, 80s. Oh. Ano lang yun eh, black and white eh. Kailan ba lumabas si The Punisher? 90s. 90s na ba yun? Si Wolverine. 90s na rin. 90s actually, na kasama rin. Siya sa 90s X-Men, yung big size X-Men. Doon siya lumabas. Meron bang small size X-Men? Hindi, big size kasi yun yung print ng Marvel na malaki. Ay, yung mismong ano, malaki. Oo. Mismong comics niya malaki. Nakapagbasa ka na ba ng comics ng ano ng Star Wars? Hindi pa. Mas ano ako eh mas ano ako dun sa film. Kasi parang ano, nahilo ako bigla sa extended universe. Parang ang dami mong hahabulin. Pero hindi naman na kasi diba, hindi na, pero, nila, sabi ni Disney. Extended universe basura. No. Basura extended universe. Sabi niya pero si Disney pupulot pa rin ng basura 'yon. Pupulot pa rin kasi wala sila ano, wala si Revan nando sa ano eh. Nasa Clone Wars si Revan eh. Kinakita ano eh, konting eksena ni Revan sa ano. Eh, sa paano wala na sila eh. Wala na sila pumupulot na no. Kasi pag gumagawa sila ng character nila, creatively bankrupt. Sinong mga karakter ang creatively bankrupt? Si Rose. Sino yun? Rose Tico. Bankrupt siya? Creatively bankrupt. Wala kang... Pero di ba Disney nang gumawa kay Master Windu? Hindi. Lucasfilm pa rin. Prequel yun si Windu eh. Kaya nga, di ba? Hindi pa Disney yan. Lucasfilm pa lang. Pero may-ari na niya. Disney hindi pa rin, hindi pa rin. Lucasfilm pa lang. Kailan ba nabili? Nabili siya siguro mga alam nito ko lang. Prequel may. Hindi, ano hindi pa prequel. JMP yan. JMP. Duda talaga ako yan. Alam ko. Hindi pa siya prequel. Star Wars Episode 1. 1999 siya eh.
Hindi pa siya nabibili. 20th Century Fox, Lucasfilm pa lang siya. Hindi pa siya nabibili ng Disney. So, kailan pala nabili? Episode 2? Hindi pa din. Natapos yung ano, natapos yung prequel trilogy. Tsaka siya nabili. Wait lang, dito muna natin tignan sa IMDb. IMDb. Medyo mas reliable sa IMDb kasi nandun na lahat. So far, nandun na tayo sa 3, no? Titingnan natin yung 3. Ibang 3 dito. Ay pala na. Ay. 2005. Hindi pa siya nabibili ng Disney. Ay, hindi nakalagay kung sinong nag-ano. Hindi pa. Pero, alam ko, lumabas yung, ano, natapos yung prequel trilogy bago siya binili ng Disney. So, yung prequel trilogy, lahat ng karakter doon, kay George Lucas pa. I see. Akala ko, si George Lucas pa rin yung nag-direct, pero yung pera noon is kay ano na. Hindi pa. Lucasfilm yun, tsaka 20th Century Fox pa. Okay. Okay. So, yan. Rostico. Creatively bankrupt. Maganda sana yung storyline ni Finn. Yung unang-unang stormtrooper na nagrebelde. Ano nangyari? So, si ano? Si Ben Solo. Ben Solo, maganda rin eh. Kaso namatay din yung, ano rin, patay din yung ano niya eh. Patay din yung character arc niya eh. Si Rey. Kailangan ko pa magsalita rin. Hoy, ano? Huwag ka nga basta makapagsalita ng Rey. Rey Palpatine. Rey Palpatine. Lady Rey. Wala eh, lakas eh. Yeah. Ano, ano, tapos, ano eh, ako, eto, isa pang, ikaw, ano bang, ano mo, nung hawak na ng Disney Star Wars, may nag-i-stick bang karakter sa'yo? Wala. Wala, di ba? Creatively, morally, creatively. Noon din, nung umpisa, nung hinahype pa yung Star Wars, na anong episode na ba yun? Seven. Eh, trip na trip ko yung character design ni Ben Solo. Oo. Tapos nung paglabas ko ng sinihan, bad trip ako. Oo din eh. Wala, Jo. Boy tantrums. Super emo eh. Wala, Jo yan. Boy tantrums eh. Yung parang ano eh, parang yung takot ng mga stormtrooper sa kanya, eh, parang nung mga kaklase natin nung grade 3. Tatakot na magwala ka. Hindi natatakot dahil sa kung ano, kung talagang nanginginig sila sa buto, natatakot silang baka madali sila ng pagwawala mo, parang ganun. Wala jo yan. Iba yung ano, iba yung dating nung Ben Solo na yun. Tapos yung hindi pa na emphasize yung ano, yung Knights of Ren. Oh, yun din, yun ang hinihintay ko, Knights of Ren. Kailan lalabas? Mm-hmm. Lumabas dulo-dulo. Basura pa. Siya rin ang kumalaban. Knights of Ren, siya rin ang kumalaban. Anak ng tipak lang ng Kylo Ren. Akala ko may ano eh. Di ba, bago na yung kalaban. Hindi na daw Empire. Sabi mo, okay yun, Knights of Ren. Maganda yung kung saan sila na-establish, paano sila na-establish, paano sila nag-re-recruit. Tapos, wala. Eh, wala eh. Sabi ko, morally bankrupt ang gawa ng Disney sa Star Wars. I'm still hoping naman na magkakaroon ng episode 10. Wala na daw. Wala na?
So ibig mo sabihin bumili yung Star Wars ng isang IP tapos pinatay lang nila. Bumili ang Disney ng isang IP tapos pinatay lang nila. Disney nga nangyari. Kung ikaw si Disney, papayag ka? Anong gagawin mo? Reboot. Pwede, kaso unang-una yung OG fans. Hindi reboot ang tawag doon. Ano pa tawag doon? Same universe. Spin-off. Yun, spin-off. Hindi, kasi anong gagawin mo? Yung OG fans, galit sa ginawa mo. Oh. Tapos, yung mga fan na nakuha mo ngayon. Hindi, kasi galit sila sa ginawa mo dahil binalahura mo yung characters nila. Oo. What if, gagawa ka ng isang story ng ano, bigyan kita ng example, ha? Story, kunyari, ng isang padawan. Story niya kung paano siya naging Jedi, yung trials and tribulations niya ng isang Jedi. Pwede 'yun, oo. Pangalawa, pwede kang mag-story ng new. Kasi 'di ba, pinakita yung si Boy Walis. Oo, si Boy Walis, pwede 'yun. Yung si Boy Walis humawak ng walis, tapos sumali ng Quidditch. Di ba? Mag-ingat-ingat ka, kabilin yun. Wala ka na rin Harry Potter. Oo, di ba pwedeng mangyari na... No, pwedeng siya store, yung starting point. Oo, di ba? Pwedeng siya, kaso... Kumbaga, yung mga fans na galit dahil pinalahura yung Star Wars characters na gusto nila, pwede pa silang... mag-invest dun sa bago. At least yun, wala na mawabalahura kasi bagong-bago na yun. At hindi masisira yung sirang image yung Star Wars, hindi na masisira lalo kasi nga spin-off siya. So, pwede yun. Tulad ng Mandalorian, spin-off ang Mandalorian. Okay naman ang Mandalorian, di ba? So, yun yung way to go. Oo, yun nga yun. So, pwede pang magkaroon ng episode 10. Pwede. Kaso, wala na silang writer kasi umalis din yung sumira ng ending ng Game of Thrones. Sila dapat lang magsusulat nun. Wag ganun. Hindi sila umalis. Ano? Sinipa sila. Di sila umalis, pre. Sinipa sila. Wala pa nang magsusulat. Wala pa siyang clear na ano. Yan. Disney. Bekene Ben. Ito, dalawa. Umayos-ayos naman kayo. Putang ina niyo. Si Belembem naman. Pagsularin. baka. Pwede namin sumulan doon sa bat. Si Boy Walis. Si Boy Walis. Kami na bala kay Boy Walis. Pwede sa amin ang script ni Boy Walis. Kaya, pwede tayo magsimula ng ano. Pitch na gusto ninyo. Kami na bala. Pwede tayo magsimula ng point of view naman. Wala pang gumagawa noon. Sa pelikula. Yan ang mga gusto mo talaga story. Alam ko eh. Hindi. Yan ang mga gusto mo story. Wala pang ano. Papakamot ka, latang guilty. Hindi, wala pang gumagawa ng sit point of view naman. Paano kumukuha ng apprentice on sit? Wala. wala pang detailed. Star Wars. Wala pang detailed. Star Wars. Episode 1, Episode 2, Episode 3. Ibang seat naman. Alam ko, ibang seat naman. Ano iba seat? Ano iba seat? Ibang seat naman. Ibang seat. Bagong seat, Lord. Bakit tayo, yung sinasabi mo, kumbaga, sinabi mo, wala pa. Meron. Meron, pero ibang seat, Lord naman. Si kano bang mga origin story ang natalakay dun sa Star Wars? Ano, di ba si... Darth... Tyrannus, di ba? Pinakita din yung story niya doon. Plagueis the Wise. Hindi, medyo ano lang siya eh. Baka imposibleng sabi mong wala. Kasi yan nga, ayun, nasa background natin, oh. Ayun, yan yung turning point niya. Oo nga, pero ibang Sith Lord naman. Diyan siya naging all-in Sith. Tapos yung power niya nangalahati. Ay, 1/4 ba kalahati? Wait lang, ilan pa natira?
Ilang percent na lang ba to? Ilang percent na lang ba to? 25. Yun na lang ang natira eh. Ba? Oh. Iba yung story na tayo ng Sith. Oo, ibang Sith. Meron pang isa! Ano? Si Sith, ano? Si Sith Palpatine. Oo. Si Sith Ray Palpatine. Wow! Yung pa isang kinakaayawan ko. Nanalo pa rin si Palpatine in the end. Oo. Oh. Tapos, nag-ABCBN route siya. Pinalitan niya yung pangalan niya. Oo. Oo, yeah. Panalo pa rin si Palpatine. So, walang kwenta yung... Walang silbi si Luke. Walang silbi si Han Solo. Grabe ka naman. Wala eh. Binalahura rin sila dun eh. Hindi naman. May silbi si Luke. Tinapon niya sarili ng lightsaber ng episode 7. Diba? Tapos nagpakamatay siya. Sabi niya, hindi daw siya mag-aala... Space Wizards, nagpaka-Space Wizard din. Wala nga, wala nga. Basta Disney ha, bikini man. Baka naman, baka pwedeng kami magsimula ng ano. Pwede kami ayusin. Check na lang yung grammar namin. Kasi pag hindi. Ay, nako. Pag-uusapan pa ba tayo? Anong maaga tayong matatapos ngayon? Ah? Anong allegiance mo sa ano? Wala na kasing ano eh, wala na kasing masyadong balita kay Star Wars. Wala eh. Na eh. Anong allegiance? Anong allegiance mo sa Star Wars universe? What do you mean anong allegiance sa Sith ka ba o Jedi? Ano ko eh. Anong tamang term doon? Degree, hindi gray ang tawag doon. Qui-Gon? Hindi rin eh. Ang pinaka tamang tawag doon. Ano pa ang tawag doon? Gray Jedi lang naman alam ko eh. Hindi siya gray, Jedi siya. Jedi siya, pero chaotic good ba? Ah. Ano ba yun? Yung tipong... Hindi ba tatama sa gray yun? Si Mace Windu ba gray? Hindi ko alam. Parang ganun. Kumbaga, yung morals niya is... Ano pa rin? Jedi pa rin. Jedi consular, Jedi guardian pa rin yung nandun pa rin, pero yung ano niya, yung ways medyo iba. Ah, okay. Kumukurap ng konti, pumupolitika ng konti, gumagamit ng dark side konti, pero hindi nagfu-fully commit. Okay. Yun yung ano kayo, yung kung ako gagawa ng karakter. Yun. Ikaw ba? Ay, hindi na natin full kailangan eh. Itanong to. Full set ako. Pero, ano, may kaibahan ako sa set. Hindi ako yung reactionary set. Anong reactionary set? Yung, di ba, pag set, pagka gumawa ka ng, ano sa kanila, gumawa ka ng kasalanan sila, babawi ka agad. Ah, so ikaw, pag ginawang ka ng kasalanan, tsaka mo babawian si Russell pag matagal na gan. Ay, sorry. Ano ba yan? Sorry, we are retired general. Kamusta ka na? Hindi, pero yun ang ano ko eh. So, plano muna. Tulad ng ginawa ni Palpatine. Kinuha niya muna yung Senate. Pagkakuha niya yung Senate, nakuha niya na lahat. So ngayon, anong plano mo ngayon dun sa nangargabyado sa'yo nung nakaraan? Ayaw mong magsabi. Sikreto na lang ba yan, sikreto? Hindi mo ba siya pagbabantaan? Wala bang shoutout? Wala. Pero may ibibitawan akong ano, adage. Ano yung adage na yun? Revenge is the dish best served cold. So, it confirms na magre-revenge ka nga? Hindi natin alam. Pero hindi mo rin dinideny? Wala ko sinabi. Walang joke yan. Nakita mo yung mga ganyang ngiti yan, no? Hayop. Hanyop. Yan ang mga ngiti yan. Hanyop. Hindi, kasi tama naman yun. Kasi kung mag-retaliate ka kagad, ikaw lang rin mapapagod eh. Hanapin mo yung saan mo pwedeng i-manipulate lahat ng ano.
tulad nung ginawa ni Palpatine, ginawa ni Senate. Pagkakuha ni Senate, kanya na yun. Kahit nga si Yoda, sinabi niya talaga na game over siya doon. Oo, game over siya doon. Di niya man lang naramdaman na si Palpatine pala. Nang-ermitanyo na lang siya pagkatapos. Oh, wala eh. Wala siya nagawa eh. Ayawan siya. Siya yung ano, siya yung tinuturing na isa sa pinakamalakas na Jedi. Wala siya nagawa doon sa ginawa ni Palpatine. Wala man lang siyang kaalam-alam. Saklap. Siya yung may pinakamalakas na force intuition dapat. Hindi niya nakuha, hindi niya naramdaman yun. Ang sabi nila, parang magkasinlakas daw si Yoda at saka si Mace Windu. Ang tanong ko ngayon sa'yo is, sinong mananalo? Si Palpatine o si Yoda? Naglaban naman sila. Naglaban ba sila? Naglaban sila. Hindi ko alam eh. Pero alam ko nakalamang si Mace Windu kay Palpatine eh. Si Yoda parang tumabla eh. Tumabla. Oh. Nakalamang si Mace Windu kay Palpatine. Oh. Or so you thought. Oh, kasi kasi hindi binilang ni Mace Windu si Anakin eh. So hindi. Oh, sige. Sa palagay mo, pag nagduelo silang dalawa, talo si... Walang ibang tao, talo si... Si Mace Windu? Mahirap eh. Hindi, parang yun yung ini-imply mo eh. Na kaya lang nakalamang si... Si Palpatine is nandun kasi si Anakin. Well, dun sa scene na nakita ko, nakahiga si Palpatine. Hmm. Tapos, Pwedeng maraming factors yun eh. Unang-una, matanda ni si Palpatine doon. Pwede. Bata pa si Mace Windu. Pwede. So? So, hindi, mahirap. Kung pick at pick, mahirap eh, judge. Hindi, yun na yun. Kumbaga, alangan may baguhin mo ba yung edad eh. Kumbaga, sa edad na yun ni Palpatine, tapos si Mace Windu, yung pick niyang yun, naglaban sila ng walang ibang tao. Walang casualty, walang pwedeng gawing hostage. Sinong mananalo? Hindi ko pa rin masabi. Hindi ko pwede. Kasi baka may trick si Palpatine na hindi pa natin alam eh. So yung ini-imply mo kanina, binabawi mo na ngayon. Na kaya lang nakalamang si Palpatine is dahil nga nandun si Anakin. Hindi, malaking factor si Anakin. Kaya nga. So kung wala siya, hindi ko pa rin malamang tabla, yung sabihin. Tabla, o kung ano man, by the skin of the dirty, yung panalo. Pero hindi ko alam. Hindi ko ma-judge talaga. Hindi mo ma-judge. Ako feeling ko ma-judge ko. Feeling ko si Windu, GG siya kay, ano, kay Palpatine talaga. Pwede. Kasi feeling ko, kaya lang naman siya nagpa-talo-talo doon. Para tulungan siya ni ano? Ni Anakin. Ni Anakin. Diba? Ano yun? Plano niya yun. Diba? Maliban pa sa ano, sa una, plano niya talaga yun, diba? Kasama yun sa chessboard niya na ipapain niya yung sarili niya na ano, para bumaliktad si Anakin. Para bumaliktad si Anakin. Tipong manonochoy si Anakin. Yeah. Timing na timing, kakasabi niya pa lang na kaya ko iligtas si Padme. Diba? Ano niya yun eh? Dire step niya yun na pag kinampiyan siya ni Anakin at that time, wala nang balikan wala yun. Balikan si Miss Windu pinatay niya eh. Di ba? Ano yun? Kung ba gambit yun ni Palpatine? So, piling ko talaga, walang kamatch-match si ano? Si Miss Windu kay, ano, kay Palpatine. Pwede rin. Wala siya sa kalingkingan ng power ni, ano, ni Palpatine. Palpatine. Maliban pa doon sa pa-fake-fake niya. Kung ika-count talaga natin yung episode ngayon, 9 ba? 9? 9. Nakita mo naman, pag sinabing unlimited power, maniniwala ka na. Kasi dati, pag sinasabi ni Palpatine, unlimited power,
Alam nyo, mahina eh. Mahina eh. Ganun lang. Tapos, kinuryente ka lang. Malakas pa Chido rin ni Sasuke. Oh, di ba? Eh, dun sa last na, no, sabi niya, Chido rin agas! Tapos, grab. Putang yan. Pati Star Destroyer, kinikidlatan eh. Di ba? So, kung yun ang, kung ipapower scaling mo, eh ang alam ko si Mace Windu, ang pinakamalakas niya nagawa, nakasira siya ng Star Destroyer. Oo. Isa. 'Di ba? Eh ano bang kinalaman no sa power ni Palpatine, 'di ba? Nakare siya ng sandamakmak. Oo. Oh, so wala, no match. Tapos si Palpatine nakikipag lightsaber lang 'yun. Nalulugi siya para ganun. Hindi, pagka magsho-show siya ng force. Hindi. Ano? Kaya nga lang siya nagkaroon ng lightsaber. Kaya lang siya nagte-training ng lightsaber. Ano man nagte-training? Parang kaya lang siya lumalaban ng lightsaber para mang taunt. Bagay. Para lang mang taunt nga. Oh, ito yung pure skills niyo ha. Oh. Ha? Oh, ha? Oh, ha? Skilled ka nito? Oh, ay, pati mo ako batala? Oh, ha? Oh, diba? Kasi kung talagang siya ang tatanungin, kung gusto niya tumapos ng kalaban, eto na. Eto? Hindi niya nga masyado gamit yan eh. Pero kasama sa arsenal. Eto talaga. Eto ang ano niya eh. Kumbaga, go-to. Go-to ano niya eh. Go-to move. Papakyuhin kita ng 10 times. Unlimited power! Yung talagang power na ano, malupit. Oo, oh, yun talaga. Oo, pwede rin. Namatch talaga si... Pero yun nga ang ginawa niya eh. Underground muna siya, off the grid muna siya eh. Yung nakuha niya na yung gusto niya, tsaka niya... So speaking of ano, power, na-try mo na bang makasali sa mga workshop ng PLG? Hindi pa? Na-try mo na, nabasa mo na ba yung 7 forms of lightsaber combat? May binigay ka ng libro sa akin eh. Nabasa mo na ba yun? Nabasa ko na, pero hindi, ewan ko, hanapin ko ulit. So hindi mo na matandaan yung mga forms, mga ano? Bakit? Gusto mo bang mag-ano tayo? Tawag doon? Ano? Hindi naman tayo mag-duel. Tawag doon? Yung parang mag-koryo? Koryo? Pwede naman. Hindi, tatanong ko sana kung aling fighting stance yung pinaka... ano mo, gagamitin mo, kumbaga. Ano yun, ano? Yung dito yung simula. Ano dito yung simula? Yung fighting stance na ito yung simula, tapos... Ano daw? Yung ito yung simula na stance. Parang yung bimilik. May pita dyan, oh. Nagugutom ka, may hindi, pita dyan. Nakalimutan ko tawag dun eh. Pang 7 ba yun? Pang 7? Hindi. Hindi ko alam. Tignan na. Google mo. Google. Hindi ko alam kung anong fighting stance yun eh. Yung sa Corellia. Matagal na yun. Hindi na rin siguro matandaan. So, ayan siya, oh. Wala bang yung may, no? Graphics, parang... Graphics? Wala eh. Alam ko yun sa'yo eh, yung kay Obi-Wan eh. Kay Obi-Wan? Oo. Suresu ba yun? Ba't mo nasabing Suresu? Ang akin. Hindi nyo na perfect mo eh. Hindi ah. Hindi. Mahirap ang Suresu. Hindi ko kaya. Ito,
Sige, explain ko na lang sa'yo. Bigyan kita ng recap. So, in lore, merong tinatawag na 7 forms of lightsaber combat. Yung first form, yun yung tinatawag na Shicho. Ay, Shicho. Yung Shicho, yun yung pinakaunang form, which is lahat ng mga padawan tinuturo yung form 1. After learning form 1, sila nang bahala kung anong gusto nila afterwards. Yung second form, yung form 1, ang ano niya, specialty niya is to attack multiple foes in a single strike. So, for slashing. And pwede mong i-correlate or pwede mong ihalintulad sa in-world natin na martial arts as kendo. Kasi puro nga slashing, di ba? Yung pangalawa naman, yung tinatawag na makashi. Makashi, yung fencing. Pwede mong masabing fencing, pero medyo broad eh. Pero medyo doon na rin. Yun na yung pinakamalapit. Doon na yung pinakamalapit. Ang specialty naman niya is kung yung Shicho is good or made para sa maraming kalaban, yung Makashi is good for dueling, 1v1. Si Dooku yung specialist nun sa movie. Yung Shicho, ang specialist nun ay si Kit Fisto. Yung Makashi, ang specialist nun ay si Count Dooku, si Lord Tyrannus. And actually, yung Makashi is also, sabi nila, FMA. Ah, okay. FMA. Kasi yung sabi, yung designer daw nung blade ni Makashi, blade ni Darth Tyrannus, Pinoy. Kinopia niya yung design ng mga blades dito sa Pilipinas. Okay. Tapos, sa Form 3 naman, so, dahil yung Makashi is specializes in attack, si Soresu naman specializes in defense. Pari. Pari. Blocking, evading, yan. Ang ano naman ang parang poster boy ng Soresu ay si Obi-Wan. Tapos ang in-lore ano niya in-world na counterpart niya, sabi nila, which is hindi ko rin masyadong ma-confirm nor ma-deny kasi wala naman akong experience, is Chinese martial arts. Wushu. Pwede. Yung mga gumagano'ng blade. Wushu. Kasi nga, more on parry, blocking, diba? Flaring. Sa form 4, ang tawag sa kanya ay Ataru. Yung Ataru naman, medyo maladik Grayson naman yung ano nito, galawan nito. More on acrobatics, more on force enhanced movements, and form 4 din ang sinasabing madalas gumamit ng reverse blade. Ah, okay. Star Killer. Oh, Star Killer is form 4 user. Star Killer. Hindi ko matandaan kung sino yung ginawa nilang poster boy. Yoda? Oo, si Yoda. Si Yoda pala, tama. Si Yoda ang poster boy ng form 4. Ataru. Kasi maliit siya eh. Kaya niyang gumalaw-galaw ng ano. Tsaka maliit tata talaga yung lightsaber na Yoda eh. Depende kung sinong tatanungin mo. Sa kanya, full size na yun. Oo. Kung tatanungin mo si Yoda, tama lang. Diba? Kung ibang tatanungin mo, maliit nga. Tapos, sa form 5 naman tayo,
meron siyang dito na medyo nagdadalawa-dalawa na, kumbaga may subcategory, subcategory na. Sa Form 5, meron tinatawag na Shein, tsaka mga ba yung panglima? Kalimutan ko. Wait lang, wait. GMT, GMT. GMT. Form 5. Gemso. Shein and Gemso. Ang specialty naman ng Shein is more on defensive combative style ng ano. Kumbaga sa parry counter. Ang kumbaga sabi nila is isa daw 'yun sa mga pinaka gamit ng mga consular. Ay, di, ng ano ba tawag doon? Yung magamit ng blue guardian, Jedi guardian kasi nga aggressive ano negotiation ba yung to balance ng attack and defense. Pagdating naman sa Gemso, medyo nawawala yung balance. Napupunta sa attack. At ang poster boy ng parehas ng subcategory ng Form 5 ay si Maboy Anakin. Yan, nasa likod. Tropa ko nandyan sa likod. Kasi, ba, nung umpisa, Shein siya eh. Pero, later on, Gemso na. Pakupal siya ng pakupal. Nag-switch siya ng Gemso. And, Form 6 is Naiman at ang tawag. Naiman, parang ganun. Yun yung pinaka, yan di ba, pinaka. Isa sa pinaka malabong ano, malabong form. Ah, wait lang. Yung Form 5, ang in-world na counterpart nun is Hima. So, yung Niman or something ganun. Basta si Form 6 is using yung surroundings mo as weapon. Okay. Hindi, may malapit. Hindi nga lang siya kadikit talaga na, ng saber battle. Tapos, siya rin yung pagkakaalam ko, siya yung madalas na gumagamit ng mga hindi traditional na weapon. Lightsaber weapons. Ano ba tinutukoy mong ano niya, malapit? Krav Maga. Krav Maga? Mm-hmm. Bakit? Ano bang meron sa Krav Maga? Kasi sa Krav Maga, use anything to win. Kunwari, napadapa ka, pwede ka pumulot ng buhangin, lupa, bato. Tsaka, pinaka-poster... Blade weapon, blade martial arts ba ang Krav Maga? Yun nga, hindi siya bladed weapon. So, hindi siya pasok sa saber battle. Pero, yung principle, yun, pasok. Tsaka, tingin ko ang gagawin nila poster boy dyan, si Jackie Chan eh. Hindi naman Krav Maga si Jackie Chan. Pero nakita mo na mga pelikula ni Jackie Chan. ang madalas na gumagamit daw noon, ang sabi nila is yung mga Jedi na hindi masyadong nag-aaral ng ano, ng combat. Mga Jedi consular, mga medic, mga basta hindi yung pang frontline kasi para makapag-aral pa sila ng yung gusto talaga lang i-specialty. Nakakalimutan ko nga lang kung sino yung Luminara Unduli ata. Hindi ko matandaan kung sino yung pinaka poster boy ng Form 6. And lastly, the Form 7, Juyo and Bapad. Sa Juyo naman is yung emotions mo naman, yung ano, martial arts na driven by your emotion. Poster boy, Darth Maul. So, yun. Baga, pinufuel nun yung emotions mo, yung power mo sa force, kumbaga. At, ang sabi nila is forbidden yun sa mga Jedi. No, kasi may Jedi rule, di ba? Tapos, yung counterpart nun is yung tinatawag na Vapad. Yan. Na iilan lang ang may alam.
tulad ni Windu. Siya lang yung may alam at siya lang yung naka-master. Kung hindi ako nagkakamali, siya yung umimbento ng Vapad. In the cost nung kasparing partner niya. Mm-hmm. Hindi niya napatay, ah, pero nag-turn to the dark side yung supposedly sparring master niya. Kung hindi ako nagkakamali. Pakicollect na lang ako sa comments below kung tama. Baka nagsasalita lang kami sa pet namin dito eh. So, ayun. Pero, di ba, naka-experience ka naman ng sparring tayo, nag-kendo tayo. Tingin mo, saan ako pasok? Pasok ka siguro sa sa gym, so. Siguro yun. Gym, so. Kasi, di ka naman na finesse tulad ng Makashi. Bira ka ng bira eh. Power talaga. Power yung hindi speed. Power yung, atake mo eh. So, malamang gym, so nga. Di ko rin masabing Vapad kasi wala ka namang emosyong kayop ka. So, gym, so. Malamang gym, so. 4 and 5 gym, so. Nagamit nung idol mong si Boss Vader. Pwede. So, yun. Ikaw, saan ka? Ano lang ako eh, Shichu lang ako, Shichu. Shichu? Pero, idol mo siya Obi-Wan, di ba? Ha? Obi-Wan ang paborito mong Jedi. Wala akong paboritong Jedi. Hindi ako paboritong Jedi. Yan din, si si anakan din ang paborito ko nung Jedi pa siya. Tapos ayoko na nung nag-ganan. Nag-Vader na siya. Saan siya yun? Hindi, cool na siya noon eh. Yung unang lumabas si Vader talaga, cool. May lumabas sa cassette doon sa pinapalit namin. Lumalabas si Vader sa cassette? Hindi, yung sa video. Bago yan, hindi ko alam yan. Sa video, tapos yung theme song pa. Dang, Imperial March. Kung mahilig ka sa film, alam mo yung low motif? Alam mo na. Astig yun, siyempre, ang may mga theme song ay mga badass, siyempre. Sa mga pelikula. Hindi ako agree dyan. Bakit? Astig din naman pagkakaportray kay Anakin. Ay, kay Anakin, kay Kylo Ren. Nangyari. Hindi, yung tinatawag nila sa film na low motif. Lahat ng character, may team yan. So, kumbaga, ang pinaka nag-stick sa'yo, yung Imperial March, kasi nahuka dun sa character. Lahat ng character may mga team. Kaya nga, pagka nakinig ka ng soundtrack lang ng pelikula, may team para sa ganitong character, may team sa ganitong eksena. So, yun. Kumbaga, astig yung low motif niya. Sumuho ko talaga. Alam mo na may weight yung character na pinakita sa'yo. Ayun nga, oh. Laki ng weight na. Oh. Hirap na hirap si Obi-Wan dyan sa background. Oh. O yan.